talaga siyang pagmamahal sa amin. Sana wala na lang kami kinagis ng ama. Sana siya na lang ang nawala at hindi si Inay. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga ama ng tahanan na tila likas ang sama at karupuan. Ano nga ba ang dapat gawin ng isang anak na ganito ang amang kinagisnan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Nicole sa ating dunang sa kanyang panahon. Ano ka mo, Alma? Kinuha sa'yo ni Itay lahat ng abuloy para kay Inay? Oo, ate. Kasi wala na naman daw pagkakagastusan pa. Ganun lang. Dahil may nag-donate na lang kabaong kay Inay. At may libreng-libing na rin. Ang sama niya talaga, Ate Nicole. Kaya pala gusto niya matagal na paglamayan si Inay para makakuha siya ng maraming abuloy. Tiyak naman, sa babae lang niya gagastusin yung lahat ng pera. Hindi man lamang niya tayo inisip. O si Inay nga, hindi man lang niya na ipagamot. Tayo pa kayo ang iisipin niya? Ate, ayaw na namin ni Kala dito. Oo nga, ate. Umalis na tayo rito. Hindi. Hindi tayo maaaring umalis dito, Alma. Kala, bahay ito ni Inay. At may karapatan tayo rito. At saka isa pa, wala tayong pupuntahan. Anong gagawin natin? Paano na tayo ngayon, ate? Kumikita naman ako kahit papano sa fast food. Kaya magbubuhay pa rin tayo. Kahit hindi tayo bigyan ng pera ng Itay. Pero hilingin pa rin natin sa Diyos na sana loobin niya magbago na si Itay. Uuwi niyo dito yung kabit niyo. Bakit kayo nagulat na dalawa? Pero Itay, kalilibing lang ho kanina ni Inay. Yun na nga. Patay na nanay niyo. Kaya dapat lang na kumuha na ako ng kapalit niya. Mahirap mag-isa ba? Para naman po, hindi kayo nasaktan sa pagmatay ng nanay namin. Oo nga po. Kalilibing lang kanina. May kapalit na agad siya. Tay naman. Hoy, kayo ha. Pasalamat kayo, sinabi ko pa sa inyo. Wala naman kayong karapatang pigilan ako. Anak ko lang kayo. Kahit na respeto man lang sana sa alaala ni Inay, huwag po muna ngayon. Oo nga po. Naging mabuti naman po siyang asawa sa inyo, di ba? Ang dami niyong arte. Papayag ba kayong iuwi ko rito si Minda? O kayong pakikialam ako? Itay! Sumagot kayo! Sinabi yun ni Petring? Opo, Diyong Lamon. Napakawalang iya niya talaga. Puro hirap na nga ginabot ng pinsan ko sa kanya. Ngayon, pati kayo gusto pang pakialaman? Kaya nga po kinausap ko yung mga kapatid ko. Agad ho nilang sabihin sa akin sakaling may gawin sa kanila si Itay. Ang sama talaga ng inyong ama. Eh, kung mayaman lang ako, kinuha ko na lang kayo sa kanya. Eh, kaso nga isang kahig isang tuka lang din kami. Naunawaan naman po namin kayo, Chongi. Mabuti pa, Nicole. Payagan nyo na ang mahilig nyong ama. Kesa naman sa gawin niya ang banta niya sa inyong magkakapatid. Nasasaktan po kami para kay Inay. Wala na tayong magagawa. Patay na ang nanay ninyo. At kahit siya, hindi na rin magagawang pigilan ang walang niyang amalin niyo.
Jaminda! Bakit po? Ikaw, walang niyo! Bakit niyo po ako sinampal? Bakit hindi mo isinama sa mga nilaban mo? Ang mga brat panty ko, ha? Eh, kasi yung naisip ko, personal na po yun eh. Dapat kayo nung naglalaban nun. Ang sabihin mo, talagang tamad ka! Tamad ka! Tumasagot ka na ngayon! Hoy! Ikaw na babae ka! Wala kang karapatan saktan ang kapatid ko! Sampit ka lamang dito! Aba! At pati ikaw gusto mo ko labanan? Wesley, ka dito! Para makita mo hinahanap mo! Iwan mo! Kami ng gusto, Chong. Pati nga po ako sinaktan din. Sabi kasi po ng babae, wala rin daw po akong galang sa kanya. At tamad po ako. Samantalang wala na nga siyang ginagawa sa bahay. Para nga niya kami alila. Nalaso na talaga ng babaeng iyon ang utak ni Pedring. Kung bumbungin niya kami, parang gusto niya na kaming patayin. Wala na po talaga siyang pagmamahal sa amin, Chong. Sana lang, wala na kaming kinagis ng ama. Sana, siya na lang ang nawala at ang inyong inay namin. Ano ngayon ang balak ninyo? Malayas na pala kayo sa inyo. Naghahanap po kami ng maupahan kahit na isang maliit na kwarto lang, Chong. Para po sa ganun, may matuluyan kami. Teka. Ay, yung kapitbahay namin may murang paupahan. Di ba, ako lang magbibigay ng antisipo doon, ha? Para may mapanggastos naman kayo sa inyong pagsisimula, ha? Salamat po, Chong. Dadalang ko tuloy kayo ng ilang gamit sa bahay. Maraming salamat po, Chong. Wala yun. Buti na lang, ha? Ariyak kayo. Sabi ko nga sa inyo, kung maluwag nga lang kami sa buhay, higit pa niya lang itutulong ko sa inyo. Ate Alma, anong iniisip mo? Bakit ka malungkot? Nakawal lang kasi ko kay Ate Nicole. Kahit hindi siya nagsasalita, alam ko, nahihirapan siya sa mga gastusin natin. Parang naging nanay at tatay na natin siya, no? Kaya nga eh, nag-iisip nga ako na magtrabaho na rin. Total, tapos ko na rin yung high school. Kung magtinda tayo ng kwek-kwek at sa malamig, pwede kitang matulungan dun sa hapon. Umaga lang naman yung klase ko eh. Oo nga no. Samahan din natin ng fishbowl. Sa pamamagitan nun, kahit papano, makakatulong tayo kay Ate Nicole. May pera ako sa alkansya, ate. Oh? Pwede natin gamitin yun. Sige. Ako din merong ipon. Pagsamahin natin. Para hindi mamroblema pa si ate sa puhunan natin. Malakas ang kita ng mga kapatid mo, Nicole. Maraming bumibili sa mga tinda nila. Nakakatuwa nga sila eh. Madiskarte. Pinagsama nila yung ipon nila at ginamit na puhunan. Ngayon, nabawi na nila yung puhunan nila. Nakakatulong pa sila sa akin. Pare-pareho kayong masisipag. Alam mo, Alex, pakiramdam ko, mas malaki pa yung kita nila sa sahod ko. Mahirap nga lang dahil
Mga bata pa kayo pero nagtatrabaho na kayo. Ay, eh wala magagawa eh. Malas kami sa tatay namin. Nicole, kung pakakasal ka sa akin, hindi na kayo mahihirapan. Ako na bubuhay sa inyo at pag-aaraling ko sina Alma at Carla. Masarap pakinggan yung sinasabi mo, Alex. Pero alam ko rin na posible ding hindi matupad yun. Dahil eh, hindi naman natin alam ang mangyayari bukas. Nicole. Ang Diyos lang ang nakakaalam doon, Alex. Kaya ayokong umasa sa mga pangako mo. Ang gusto ko, malutas yung problema namin sa sarili namin pagsisikap. At saka hindi naman pag-aasawa ang solusyon sa problema namin eh. Marami ng teenager ang gumawa ng ganun. Nag-asawa na maaga para makatakas sa problema. Ano nangyari? Di nagsisilang sila sa huli. At ayokong mangyari sa akin yun, Alex. Abot na tayo ng malakas na ulan, Minda. Ito naman kasi, ayaw mo pang umalis doon sa sugalang kanina. Uy, huwag ka nang mainis, mahal. Buti nga, hindi kagad tayo umuwi eh. Nakahanap tayo ng bibili ng bahay at lupa ninyo. Magkakapera na tayo, oh. Sa bagay. Hihinto rin ang ulan na yan. At saka, narito naman tayo sa ilalim ng puno eh. Kaya ayos lang. Ay, Jong. Kayo pala. Nag-aalamusal po kami. Halika kayo, sabay na kayo sa amin. Ay, hindi, huwag na. Salamat. May ibabalita lang ako sa inyo. Kaya ako nagpunta rito ng maaga. Ano po yun, Chong? Huwag kayong mabibigla. Bakit po? Ang tatay niyo at ang kanyang babae, patay na. Ano po? Patay na po si itay? Ano po nangyari? Ayon sa nagsabi sa akin, tinamaan sila ng kidlat kagabi. Habang pauwi sila sa inyo. Oh, Diyos ko! Nicole, nakikiramay ako. Maraming salamat, Alex. Noon, akala ko, hindi ako masasaktan pag namatay si itay eh. Masakit din pala. Dahil kahit naging masama siya, magulang pa rin namin siya. Noon nga, hinilig ko rin sa Diyos na magbago siya. Hindi nga lang natupad. Nicole, bawat tao yung binigyan ng kalayaan na piliin ng landas na tatahakin. Ang malungkot, maling landas ang pinili ng tatay niyo. Kaya marahil itong sinapit niya. Hindi naman ako nagdaramdam sa Diyos dahil siya naman ang tunay na nakakaalam noon ng makabubuti para sa lahat. Hanga ako sa pananaw mo sa buhay. Salamat, Alex. Ano pa palang plano mo sa ngayon? Babalik na kami sa bahay namin. Para sa ganun, hindi na kami mangupahan pa. At hawak kamay kaming babangon ng mga kapatid ko. At haharapin na matatagang buhay. Alam ko, Alex, magagawa namin ito sa tulong ng Diyos. Nabiguman sa magulang, nariyan naman ang Diyos na hindi ka bibiguin. Patuloy lamang na magsikap at sa Kanya'y malalig. At ikaw ay pagpapalain sa Kanyang Panahon.
Mga nagsiganam, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang